Good morning mga kaibigan, mga brothers. Good morning. Ako kasalukuyan ako naghihintay ng bus. Sa panahong ito ngayon mas lalong humigpit kami. Kaya siguro madalang na yung bus. Pero nakakapasok pa rin kami sa trabaho, pero binigyan kami ng passes kung sakali man kami ay mahuli ng pulis, may ipapakita kami. Ang multa napakataas, kaya ingat-ingat din. Kaya kailangan laging naka-ready yung aming passes. So yun, pasok muna ako ngayon. Maaga. Maagang maaga. At yun, narito na ako sa Penn Station. Ikalawa, unang sakay ko yun. Mali yung sakay ko. Tatlo. Yung last, makikisikay ako dun sa aking kaibigan na kasama ko sa trabaho. Ngayon nga ay kasalukuyan niyang kahigpitan. Friday ngayon dito. Pinatupad yung kanilang pagbabawal sa mga lahat ng tao dito na bawal munang lumabas. Ang utos ng aming premier dito at ng mayor ay stay home. So kami naman, hindi kami pwedeng tumigil dahil kami ay isang frontliner din. Kaya kailangan namin pumasok. Binigyan nga kami ng passes. Kaya pasok pa rin kami. Pero talagang napakadalang ng tao ngayon. Dahil sa multa nga, natatakot sila. Yun nga palang mga pinatupad na batas dito. Meron na parang kaming curfew. Yun, dinagdag nila yun. May curfew na mula 8 ng gabi hanggang 5 a.m. Yeah, bawal na bawal talaga lumabas yung mga tao dito. So, kunti na yung mga tao yung punta sa trabaho. Kunting-kunti na. Halos dito, araw-araw noong hindi pa inila-lockdown ng panibago, halos puno dito. Ang dami dito mga naghihintay na pasahero. Ngayon, kami sa bus, ano lang kami? Malilima lang kami ngayon. Dapat talaga yung bus, ano lang, 10 person yung maiksi, tapos yung mahaba, halos doble yung haba ng bus, 25 person dapat. Pero sa ngayon, umaga ngayon, 5:20 pa lang dito ng umaga, Friday, 5 person lang kami sa bus. Siguro nag-iingat din yung driver kasi bawal nga. Baka magmulta siya ng mahal. Saka sabi nung iba may imprisonment pa. Kaya sobrang ingat, doble ingat. At yun nga, dapat dito kapag weekdays, punong-puno talaga to. Alas hindi ka makaupo dito. Mga upuan dito sa subway station nung hindi pa pinatutupad yung second lockdown dito. Halos mga upuan na yan. And hanggang doon, mga ano yan, mga puno. Ngayon, wala . Hanggang doon, wala. Hanggang dito. Dahil nga doon sa pinatupad nila na stay home. So, hindi alam ng iba kung paano ang gagawin dahil yung effective noong panibagong lockdown nila kahapon lang. Thursday. Ngayon, Friday morning dito. Kaya nasubukan ko, wala talaga. Kunting-kunti lang talaga yung nandun sa dulo. Yan lang. Kaya mahirap yung kalagayan namin ngayon. Yung iba ayaw na magtrabaho kasi nga yung multa. Saka sabi, baka daw makulong pa ng 2 years. Kaya siguro hindi mga pumasok or kumuha sila ng bakasyon. Nakasakay na ako ng bus at ayun . Dalawa lang kami. Dalawa lang kami na pasahero ngayong umaga. Dahil siguro ngayong pinagbabawal dito, seryoso. Hindi biro yung pinatutupad nila dito. Kaya yan,
walang kalaman-laman. Kumbaga, lugi to, lugi. Yan, wala. Yan sa baba, yan, mayroong isa na pasahero. Yan. Walang-wala, laman. Kung ito ay sariling bus ng company, lugi sila. Pero ito ay bus ng Canada, ng Toronto. Kaya, bibali lang. At yan nga, maraming mga bakanting upuan. Seryoso yung batas dito. Wala naman problema dito sa kita ng bus, dahil dito, itong bus na to ang may-ari yung government ng Canada. Kaya okay lang kahit bumiyahe ng kunti lang ang laman. Walang problema. At yan nga, nakarating na nga ako dito sa aking pinaghihintayan, sa aking kasama sa trabaho. Na kaming dalawa lang talaga na pasahero ang sakay ng bus. Walang wala talagang sumakay, dahil talagang siguro napakahigpit talaga ng sitwasyon ngayon. Kaya minabuti pa siguro ng mga iba na mag-stay home talaga, dahil dito hindi pwede yung sasalungat ka sa mga kautusan ng batas dito. Kahit anong tigas mo dyan sa atin, pagdating mo dito, for sure, tutupi ka, tutupi. Hindi pwede dito yung magmamatigas ka at meron ka pang mga padrino. Wala dito. Kumbaga dito, may kasalanan ka dito, pananagutan mo. Hindi pwede yung may kumpare na nasa posisyon. Kaya ayun, pasalamat ako. Kunti lang kami talaga. Unang sakay ko, lima lang kami. 5 person lang yung sakay noong isang bus. Usually talaga yung mga bus dito bumabiyahe. Weekdays, ganyan. Puno siya, dahil akala nung iba, tuloy-tuloy na yung pagbuti ng kalagayan natin. Tapos yun, bigla na naman may balita ng panibagong virus na naman. Kaya yun, biglang higpit. Napakahigpit ngayon. Hindi na kami talaga pwedeng lumabas. Kaso nga kami, mga frontliner kami, kasi hindi kailangan yung mga ginagawa namin ng mga mamamayan. Kaya hindi kami pwedeng huminto. Yung company na pinapasukan ko, dahil kami sa ilaw. Yun, kaya hindi daw pwedeng tumigil kami. Halos karamihan dito sarado na daw yung mga non-essential sa essential. Pinipili kahit nasabihin pa na ikaw pagkain yung mga paninda, close muna. Hindi ko alam kung kailan nyo na i-resume. Siguro kapag nakalipas mga 1 month at medyo bumababa yung cases, yun, open na ulit. Yeah, sa ngayon, tis-tis kami dito. Walang labas simula pa nun. Ha, ha, ha.